important announcement tayo. Good news, puro good news. Yeah. Oh, wala politics. Sa kanila na yun. Si Ate Honey. Okay. Greetings. Test mic. Subject. Test mic. Okay. Thank you for coming. And we need to inform as many people as possible. Okay. Papasa ko na lang sa tropang makratong. Okay. Labintatlo rin yan. First, with regard to the businesses, as we all know, ang mga local government unit, magkakaroon ng influx ng tao sa renewal ng business permit, no? Ngayong Enero hanggang January 20, no? To avail the discount and so on and so forth. But if they go beyond it, they're going to be penalized. As a matter of support ng City Government of Manila sa ating mga negosyante, magkumaang man lamang yung pakiramdam nila at patuloy sila makapaghanap buhay sa lungsod at patuloy na makapagbigay ng trabaho sa mga kababayan natin sa lungsod. We ask the City Council, and thanks to our Vice Mayor Hany Lacuna and Majority Floor Leader Joel Chua, to extend the piling of renewal ng ating business permit, no? Under Resolution 289, the deadline for payment of business permit is now until March 31. So, wag na pong kabahan yung ating mga negosyante, o baka sila ma-penalize, at natatakot din yung iba natin negosyante na magsama-sama, mag-create ng unnecessary influx ng tao. One, they can go www.gomanila.com. Second, they have now ample time to file for the renewal of their business permit until March 31 instead of hanggang January 20 lamang. So, mahabang panahon ang maibibigay natin sa mga negosyante. At maraming salamat sa ating mga kunsihal at niya sa pamumuno ng ating Vice Mayor. Napasa na po yung resolution sa siyudad ng Maynila. So, wag na po kayo mag-alala. Marami pong nagre-request sa amin na mga negosyante dahil takot silang magpunta ngayon upang mag-renew ng kanilang mga permit. Ayaw naman natin sila i-penalize. So, bilang pang-unawa ng ating pamahalang lungsod, ito po ang pagdinig ng inyong lungsod ng Maynila sa inyong kahilingan. So, that's settled. Second, last Monday, we have about 42,000 tablets of Molnupiravir in the city of Manila kasi dumating yung ating order through na rin sa effort ng ating Vice Mayor yung kanyang projection for the first quarter. But good thing, dumating na maaga, and last night we only have about 4,000 tablets more or less of Molnupiravir. In a matter of 1 week, almost 30,000 tablets were consumed by our people all over Luzon, no? Because we have extended our Molnupiravir to any person, mahirap, middle class, mayaman, taga Maynila, hindi taga Maynila. Ang importante, mabuhay lang yung tao. And we are happy to be of service to each and every one of them, families and individuals. Now, the announcement today is maraming salamat sa Diyos. At maraming salamat sa ating Vice Mayor. Ngayon pong araw na ito, meron po tayong nadagdag na 20,000 tablets. So this is good for another
at least 500 individuals, no, ng Molnupiravir. So sa mga manunood na mga ngailangan, no, ng Molnupiravir dahil sila na-infect ng COVID-19 at ang pamilya nila na-infect ng COVID-19 pero mild, ito po ay libre. Mananatiling libre hanggat maaari, hanggat kaya natin, no? At ang tanging kailangan lamang ay reseta ninyo, o contact number, o wala po na kayong kakailanganin iba pa. Kayo po ay tumawag lamang sa Manila Health Department, sa aming mayor, at yung iba naman doon sa aming mga social media account, no? So malugod po kaming makapaglingkod sa inyo. Ang importante ngayon, tao, mabuhay. Bawat buhay mahalaga. So we can honestly say, as we speak, Pat, and to our people, we have now 20,000 plus tablets available, in addition of our remaining 4,000 last night. Now the good news, another good news is may paparating pa tayo, no? After a few hours. I-update namin kayo. Yes, baka may dumating pa ulit na another 500 patients. So that's about 40,000. But for now, just to for purposes of mapapanatag ang tao, meron tayong 20,000 ngayon, mamaya baka may dumating pa tayong 20,000. So mag-iingat kayo mga kababayan dahil yun po sa mga siyensya at pag-aaral ng mga siyentipiko ay patuloy na tataas ang COVID-19 sa mga darating na araw at linggo ngayong Enero. So bilang pag-aanda ng inyong pamalang lungsod, we have medicine like Remdesivir, Tocilizumab, Baricitinib, and now na-replenish yung ating Molnupiravir na napaka-high demand ngayon. So third announcement, this is also very important to those people who are sick and getting infected with COVID-19 pero mild. Kaninang umaga po, nagbigay ako ng direktiba sa ating anim na direktor ng ospital, sa ating Manila Health Department, sa ating MDRRMO. Ngayon, mga kababayan, ito po ay mahalagang announcement na huwag ipagtatampo o ipagtataka ng ilan na kapag kayo po ay naging mild, huwag na po kayong mag-aalala. Kung kayo'y pauuwiin dahil meron kayong isolation ward o isolation place or dadali sa isolation facility or ating mga quarantine facility. Sapagkat ilalaan natin yung ating mga COVID-19 hospital, bed hospital, para sa mga severe at critical or mild but with comorbidity. Ibig sabihin, mild yung kanyang infection, pero meron siyang comorbidity, kailangan siyang tugunan, bantayan, or proper care ng ospital, sa ospital siya mananatili. Yung mga kababayan naman nating inuubo, may lagnat ng kaunti, no, may masakit ang throat, at positive COVID-19, ang plano po ng gobyerno ngayon, ng pamahalang lungsod, ay mapapanatag kayo sa bahay, o kaya daling kayo sa quarantine facility. So, para naman na sa ganoon, magamit natin yung ospital, no? Magamit natin yung ospital for its original purpose. Bigyan ng tamang atensyon yung ibang sakit na dumadapo sa ating mga kababayan. Yan yung may mga cancer, may sakit sa puso, diabetiko, o yung nagda-dialysis, nanganganak, yung mga sanggol. Kasi po, pag bubuhos ng bubuhos ang pagtanggap ng COVID-19 patient na mild but healthy person, ay maubusan po tayo ng ating espasyo para sa mga ibang sakit o maubusan tayo ng resources para sa mga ibang sakit, no? At ito po ay magdudulot ng pagkasawi ng iba nating mga kababayan, hindi naman COVID-19. They need also ample care or proper care. But rest assured, in the case of City of Manila, we have so much resources pa. I mean, there is much resources that are available, is still available,
pero ipinagpapauna na natin, no, na ang magiging polisiya ay wiki sa bahay, kung kayo lahat infected, sa loob na lang kayo ng bahay, kung mild kayo. No? At kung hindi man, kung ikaw lang at ang pamilya mo, isolation ka lang sa loob ng bahay. At kung wala ka namang isolation, no, dadaling ka namin sa ating quarantine facility. Okay. Utilization of resources tayo, yung how to be efficient in fighting this pandemic. Kasi lalago po at patuloy na lalago ang impeksyon ayon sa inaasahan. Na, ito naman ang good news. Huwag kayong masyadong mangamba. Yan. Huwag kayong mangangamba sa pagbuhos o paglago ng COVID-19 kasi po lumalabas na halos lahat ay puro mild. So, another precautionary measure, you need to get vaccinated if you are not vaccinated to protect yourself. Second precautionary measure is if you are vaccinated, booster shots, you avail of the booster shots. Ngayon po ay nagbabakunahan sa buong Maynila, no? Since first week of January, walang humpay ang pagbabakuna sa lungsod ng Maynila, particular na sa booster shots. Now, mga kababayan, ipagpapaumanin ninyo dahil babagal ng kaunti yung time in motion ng vaccination sapagkat marami sa ating mga doktor at nurses na nakadestino dati sa vaccination site ay may nangyaring dalawang bagay. Unang bagay, ibinalik sila sa kani-kaniyang ospital dahil sa paglago ng COVID-19. Second, marami sa kanila infected and reinfected. Tapos another thing, yung ating result ng swab test ay baka po tumagal ng 72 hours. Okay? Dati-rati po ang policy natin 24 hours. Pero bakit po tatagal ng 72 hours? Sapagkat yung ating molecular lab or swab, RT-PCR swab test, employees, medical frontliners, 14 out of 25 were infected of COVID-19 and they are all in quarantine. But salamat sa Diyos, they are in good condition. They are infected but they are in good condition. Ligtas sila so far. So magkakaroon lang ng abala ng kaunti. Pero ang pinakamainam na gawin, Pat, is talagang kapag may nararamdaman ka na, katulad kanina, may kausap ako, tumawag sa telepono, isang kababayan natin, taga Julio Nakpil, masama ang ubo niya, nagpa-test siya nung Webes, lumabas kanina yung test niya, negative. So, ibig sabihin, mga kababayan, manapakanipis ng pagitan ng isang sakit na ubo at ng COVID. So, ibig sabihin manipis, minsan parang may presensya na ng COVID sa atin, pero just the same, mag-isolate ka muna, antabayan mo yung resulta, anyway, libre yung swab, mananatili itong libre. So, stay home, get isolated until lumabas yung resulta. Now, with that, ang City of Manila naman nagbibigay ng COVID-19 kit sa mga positive patient na nasa quarantine at nasa ospital natin. Ngayon, yung mga papauwiin, no, hanggat maaari, ay nagpa-order na po ako para kung lumaki yung COVID infection sa Maynila by the end of the month, meron tayong maibibigay. Pero ngayon, meron pa tayo natitira. So, we will try. Yayakapin natin ang kaya natin yakapin. Lalo na yung mga walang pera. No? Yung mga mahirap nating kababayan. Yung walang pambili ng mga gamot para to sustain yung good health nila. Ito po, magbibigay po yung mga sa positibo ng COVID-19 kit. Dito po sa COVID-19 kit na binibigay ito. In fact, isa ako sa mga beneficiaryo nito eh. Nung nagka-COVID ako. Meron ka rin ito? Meron pa naman natitira.
So, ipauwi sa inyo to. O nga pala, puro tayo COVID dito. So, meron po itong sodium ascorbate zinc sulfate, no? Ito mga vitamins, no? Tapos ito po yung mga gamot, no? Paracetamol at saka iba pang mga ubo. Nakakatulong sa ubo. O, meron pong pamphlet yan kung yung parang guide mo, no? Pati lista mo. Yes. T1, T2, T3. Oo. Alam mo. Tapos may thermometer. Tapos ito yung sa pulse. Oximeter. Yun dito. Oh, ninyanyanga mo dito sa daliri mo. Of course, yung alcohol. So, vitamins, mga gamot. Daming gamot ito. Adi kaya ito, nagka-drugs ka. Ito. Hindi, good for one treatment. So, 2 weeks yan. So, hindi, importante, may makuha yung tao na positibo. Kahit na mild. So, yan yung mga importanteng announcement natin sa negosyo. Extended. Walang penalty. Sa gamot, ngayon, available ulit. For anybody, when we say anybody, any human being. Open policy ang Maynila. Mabuhay lang ang tao. Okay? Sa bakuna, open policy. Ang good news, on top of our 300,000 na ginagamit natin ngayon, across brand, no, na available sa City of Manila na bakuna, which is about 260 na lang, no, 260,000, ngayong araw po nito, may darating pa tayong 100,000 na vaccine galing sa national government. 100,000 na doses na vaccine. So, COVID kit, mga gamot, vitamina, para sa COVID patient. COVID medicine, kapag niregaluhan, kapag niresetahan ka ng iyong doktor, lalo na ito, napakahirap hanapin. Libre po ito. No? Libre. Wala kayong toxic gas dito. Kaya kailangan lang reseta, address, contact number. That's it. Tapos negosyo, tapos yung bagong policy sa isolation. So, meron kang tanong, Pat? May isang tanong. Okay. Yung mga tao ayaw pumunta ng City Hall dahil natatakot, may mga designated ba tayo? Tuloy ba yung mga bank payment natin? Yes, tuloy-tuloy yun. www.gomanila.com. Para huwag na sila rito. They can go online. Yung mga kababayan natin sa abroad, OFW immigrants sa ibang bahagi ng Pilipinas, pwede silang magbayad ng 1 milyar sa online. Yung mga business naman dito, pwede silang mag-renew online. O, tapos yung ginagawa sa tulong ng SM, meron tayong payment system sa SM. San Lazaro, SM Manila, at saka City Hall. So marami silang outlet. But just the same, para hindi sila bumuhos ng sabay-sabay kasi hindi mo naman masisisipat, ayaw nila ma-penalize. Eh, ako naman, bilang pamahalaan, sapat na yung nagbayad sila ng buwis. Yung kagaangan, yun na lang ang mabigay natin. May palugit silang maayos kasi siyempre may pangamba yung mga yan. At baka, yung kanilang mga taong tagalakad o accountant, may sakit din ng COVID-19. So, it will cost money to them. So, hindi naman tayo after doon sa mga penalty. Ang gusto natin, tuloy ang negosyo nila, makapamuhay sila ng maayos sa pagninegosyo para patuloy sila makapagbigay ng trabaho sa ating mga tagalungsod. Bali, 40 days yung from now, ano? 40 days pa. Yes, extended. Pero 10 days na lang sila dapat eh. Oo, ngayon may 40 days pa sila. So, 60 days. Almost 60 days. More than 60 days. Hindi, may proof ngayon. Dapat 10 days na lang. The 20. Anniversary na. Kaya 70 days ang extension. Siguro may time na yon para dahan-dahan silang... Hindi na sila nagkukumog sa... Yes, ayoko kasi lang natataranta. Ayoko kayo nag-aalala. At siyempre, unawain mo din Pat dahil mape-penalize sila baka naman magsabay-sabay pa. Okay? Okay na ako. Sige. So, muli sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Sa GMA, maliwanag na? Okay na kayo? Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo.
basta umasa kayo na may gobyerno sa Maynila, hindi namin kayo iiwan. Nandito po kami. At mag-iingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. No, stopping po.